Magandang araw po sa inyo mga ka-online. Ako po si Papa Dudut inviting you all to like, share and subscribe bago po tayo magsimula sa panibagong episode ng Papa Dudut Stories. Ngayong araw, ang sabi nila ang pamilya daw ay isang regalo na nagtatagal ng panghabang buhay. Walang pamilyang perpekto. Naroroon daw ang pagtatalo at pag-aawayan. Pero sa huli, ang pamilya ay pamilya. Ang pagmamahal ay laging nandyan. Mga ka-online, pakinggan po natin ang kwentong pinadala ng ating sender na si Oleg. Ano kaya ang ating matututunan sa kanyang kwento? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Nakikiusap ako na itago nyo na lamang po ako sa pangalang Oleg. Isa ako sa mga regular na taga-subaybay ng inyong programa, pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na isang araw ay magbabahagi ako ng aking storya ng buhay, Papa Dudut. Ang totoo niyan ay natatakot akong malaman ng madla ang kwento ko dahil sensitibo ito at sigurado akong huhusgahan nila ang pagkatao ko. Pero dahil sa ako na lamang ang mag-isa sa buhay at dahil sa sobrang bigat ng dinadala ko sa dibdib ko, ay gusto ko nang mailabas ito. Hindi ko alam kung maituturing na malas ako. Pero kasi nasabi ko yon dahil simula pagkapanganak ko, ay naramdaman ko na parang walang nagmamahal sa akin. Kahit mismo ang sarili kong pamilya noon ay pinagkait sa akin yon. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, kung kadugo ba nila ako o sadyang ampun lang. Simulat sa pool pa lamang ay hindi ko na kasi naramdaman na mahalaga ako sa kanila. At habang lumalaki ako ay siya namang paglayo nila sa akin. Samantala 16 years old ako noong inobliga ako ng mga magulang ko na maghanap ng trabaho. Okay lang yun sa akin dahil naiintindihan ko namang kailangan ng pamilya namin ng pera. Kaya wala akong sinayang na oras noon at naghanap ako agad ng trabaho. Pero sa kasamaang palad, Papa Dudut, nahirapan ako sa paghahanap ng trabaho dahil sa wala pa ako sa legal age. Kaya nauwi ako sa mga trabahong part-time. Una kong naging trabaho noon ay sa paggawaan ng taho. Pero nagkaroon ng maraming tanggalan ng empleyado. Pagkaraan ng 2 buwan at isa ako sa mga natanggal. Tapos ay pumasok na rin ako sa construction kung saan ay matinding pagod ang aking dinanas. Pero dahil sa hindi regular ang aking trabaho ay may pagkakataon talagang nagiging tambay ako sa bahay na siyang kinakainis ng aking mga magulang. Kaya sa tuwing nasa bahay ako ay daig ko pa ang alila kung utusan ng aking mga magulang. Oleg, halika nga rito. Dali ang bagal eh. Narinig kong tawag sa akin ng aking ina. Halatang nauubos ng pasensya nito sa akin. Inay, narito na po ako, sabi ko habang papalapit na kay nanay. Bakit ba ang bagal mong kumilos ha? Kanina pa akong sumisigaw dito eh para tawagin ka. Ano ba kasi ang ginagawa mo sa itaas ha? Tanong niya sa akin. Pasensya na po kayo inay. Naglilinis lang po ako ng kwarto ni Ate Karen at Kuya Andoy. Nililinis ko pong mabuti yon para wala silang masabi sa akin. Sagot ko. Siguraduhin mo lang na malinis yon ha. At saka ingatan mo yung mga gamit ng kapatid mo. Baka may mawala doon. Ikaw lang ang pagbibintangan namin. Napabuntong hininga ako, Papa Dudut. Huwag po kayong mag-alala doon, inay. Iningatan ko pong maigi yung mga gamit nila at saka wala pong mawawala doon. Hindi naman po kasi ako magnanakaw. Nako, kahit sabihin mo na hindi ka magnanakaw, eh nandyan pa rin ang tukso, lalo na't wala ka pa rin trabaho ngayon. Hay nako, kailan ka pa ba magkakaroon ng pakinabang sa bahay na ito? Buti pa si na Karen at Andoy eh, may ibinibigay sa akin pera samantalang ikaw, wala. Ang sabi ni inay sa akin. Papa Dudut, aaminin kong nasaktan ako sa mga sinabi ng aking ina.
Dahil sa wala akong trabaho kaya tingin nila sa akin anumang oras ay pwedeng gumawa ng masama. Sa totoo lang ay madalas ko tong nararanasan sa kanila na kapag may nawawala ako kaagad ang kanilang pinagbibintangan. Nung una nakukuha ko pang magpasensya pero dumarating din ang panahon na parang gusto ko nang magalit. Pero naisip ko na wala pala akong karapatang magalit dahil para sa aking mga magulang, isa lamang akong palamunin. Inay, bakit niyo pala ako tinatawag kanina? Ano po ba ang ipapagawa niyo sa akin? Tanong ko na lang sa kanya. Pinipigilan ko ang aking sarili na magalit o mainis. Eto, linisin mo itong mga pinaglutuan ko. Pagod na kasi ako eh. Bilisan mo at mamayang kaunti pagdating ni Kuya Andoy galing ng trabaho, eh kakain na tayo. Si Karen naman, pinagtira ko na lang ng pagkain dahil mamaya pang alas 11 ang uwi nun. Sige na Oleg, ligpitin mo na yan, utos niya sa akin. Samantala napansin ko ang hapagkainan namin. Inati-hati niyo na pala mga pagkain, saan po dito yung sakin? Ayan yung sayo oh, sabay turo sa isang platong kakaunti ang laman. Inay, eh bakit po parang kakaunti naman itong binigay niyo sa aking pagkain kumpara kina Ate Karen at Andoy? Nahihiya ko pang tanong. Tinitigan ako ni Inay mula ulo hanggang sa paa. May halong panlilibak. Nagre-reklamo ka pa dyan? Pwes kung ayaw mo ng kaunting pagkain ay magtrabaho ka. Dinadamihan ko yung mga pagkain din na Karen at Andoy kasi nagtatrabaho sila. Sila ang nagbibigay ng pera sa akin. Eh ikaw, wala. Pasalamat ka pa at pinapakain ka pa dyan. Sa narinig ko kay Inay ay parang gusto ko nang maiyak. Pero Inay, sinisikap ko naman po makahanap ng trabaho. Pagtatanggol ko sa sarili ko. Ang kaso eh walang bungay ang pagsisikap mo. Ilang beses ka na bang naghanap ng trabaho? Maraming beses na. Pero ano? Palagi ka nalang bagsak. Palagi ka nalang sablay. Buti pang mga kapatid mo. Wala pang isang buwan eh nakakahanap na ng trabaho. Hay nako Oleg. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Dali gawin mo na yung pinapagawa ko sa'yo. Ang sabi ni Inay sa akin na may halong panlalait. Papa Dudut, hindi lang si Inay ang nagtatrato sa akin ng ganon. Maski si Naitay at Kuya Andoy ay mababa ang tingin sa akin. Palagi nila akong nilalait, sinasaktan at kung ituring nila ako ay parang hindi nila tunay na pamilya. Oo, napakasakit pero hindi ko yon sinasabi sa kanila at sa halip ay kinikimkim ko na lamang ito sa aking sarili. Sa kabilang banda, sari-saring trabaho pa ang pinagdaanan ko tulad ng pagiging helper, gasoline boy at kargador sa palengke. Pero sa kasamaang palad, ilang linggo lang akong tumatagal. Kaya abot-abot ang pangiinsultong inaabot ko sa aking pamilya. Naghahanap ng janitor yung eskwelahang ginagwardyahan ko. Bala ko sanang ipasok si Oleg para naman magkaroon ng trabaho ang batang yan. Hindi yung nakahilata lang dito buong magdamag. Narinig kong sabi ng aking ama kay Inay. Sumabat naman si Kuya Andoy. Eh kaso itay ang tanong eh kaya po ba ni Oleg yung trabaho? Hindi ba't namasukan siya bilang houseboy kina Mrs. Puentes? Pero ano? Puro kapalpakan lang ang ginawa niyan. Kaya isang araw pa lang siya sa trabaho eh nasisante na. Ay nako, hindi na pwede yung ngayon. Nasa critical na sitwasyon na tayo. Kaya kailangan na magtrabaho ng Oleg na yan. Kayanin niya anumang trabahong ibigay sa kanya. Basta ang mahalaga eh may maabot na siyang pera sa akin. Narinig kong sabi pa ni Inay. Sa pagkakataong ito ay lumapit na ako sa tatlo kong kapamilyang nag-uusap. Eto na pala si Oleg oh. Informa ni Kuya Andoy sa aming mga magulang. Oleg, ipapasok kita bilang janitor. Pero kapag nandun ka na eh huwag kang palampalampa ha at pabagal-bagal sa trabaho. Magsipag ka naman. Kapag ginawa mo yon eh sigurado akong tatagal ka doon. Sabi sa akin ng aking ama. Kailangan mo na magtrabaho para naman may pakinabang ka. Hindi yung pahila-hilata ka lang dito. Dagdag pa nito. Tumutol ako sa huling sinabi ni Itay sa akin. Hindi po ako umihilata dito Itay.
Kahit po wala akong trabaho, eh marami naman po akong ginagawa dito sa bahay. Para na nga po akong alila dito eh. Buong pagtitimpi kong sabi. Aba, eh dapat lang na alilain ka dito sa bahay. Kahit man lang dyan eh magkaroon ka ng silbi. Ang sabi sa akin ni inay. Na kung magsabi siya ng ganon ay parang hindi niya ako tunay na anak. Pero iba pa rin yung nagbibigay ka sa amin ng pera. Pera ang kailangan namin at hindi ikaw, ang sabi ni Itay. Sa pagkakataong yun ay umalis na ako at dumiretso na sa kwarto namin ni Kuya Andoy. Doon ay ibinuhos ko ang lahat ng aking sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Samantala, nagkaroon ako ng trabaho bilang janitor. Pero dahil sa 16 anyos pa lamang ako ay napilitan akong mandaya ng edad. Papa Dudut, pinagbuti ko talaga ang trabaho ko para ma-regular ako. Ayaw ko na kasing maranasan na minamaltrato dahil tingin nila ay pabigat lamang ako sa kanila. Pero kahit na nagbibigay na ako ng pera sa aking mga magulang ay hindi pa rin yun sapat para mahalin at ituring nila ako bilang pamilya. Hanggang sa dumating ang isa na namang pagsubok sa aming pamilya. Natanggal sa trabaho si Itay dahil binawasan noon ang maintenance and security personnel ng eskwelahan. Pero maswerte pa rin ako kahit papaano kasi hindi ako napasama sa mga natanggal. At dahil sa hirap din si Itay sa paghanap ng trabaho kaya nagbabakasakali na lamang siya sa swerte sa pamamagitan ng pagsusugal na siyang nagiging ugat ng pagtatalo nila ni inay. Alam mong nasa critical na tayong sitwasyon tapos eh nakukuha mo pang magsugal? Ayan, imbis na iniipon mo yung natitirang pera mo eh nauuwi lang sa sabong. Tapos nung nakaraan lang, yung binigay sa yung pera ni Karen eh pinanginom mo lang sa mga kaibigan mo. Hay nako, wala talaga sa diksyonaryo mo ang pag-iipon. Narinig kong sermon ni inay sa aking ama. Makakahanap din ako ng trabaho. At saka nandiyan naman si Karen, Andoy at si Oleg. May mga trabaho naman sila. Narinig ko namang sabi ni Itay. Kaso ang problema ay sapat ang kinikita nila para sa pang-araw-araw na gastusin natin. Tapos heto pa, kakarating lang ng bill ng kuryente at alam mo kung magkano ang babayaran natin? Mahigit 2,000 piso. Eksakto lang yon sa binibigay ni Karen sa atin buwan-buwan. Yung kinikita naman ni Andoy ay sapat lang na pangkain. Yung kinikita naman ni Oleg sa pagiging janitor ay parang barya lang, ang sabi pa ni inay. Bakit kasi hindi mo paghanapin ng bagong trabaho si Oleg na may malaki-laking sweldo para naman maramdaman natin yung kinikita niya? Narinig kong suhestyon naman ni Itay sa aking ina. Sa pagkakataong yon ay lumapit na ako sa aking mga magulang at sinabi ko sa kanila na hindi ako mag-resign sa trabaho dahil mahirap maghanap ng bagong trabaho. Lalo na't wala pa ako sa hustong gulang. At tulad ng aking inaasahan ay pumayag naman sila pero palagi nilang ini-insist sa akin na lakihan ko pa raw ang ibinibigay ko sa kanila. Nangako naman ako sa kanila na gagawin ko ang lahat ng kaya ko, mag-overtime ako para lang lumaki ang bigay ko sa kanila. Ngunit makalipas pa ang ilang buwan ay minalas ako nang mapasama ako sa mga tatanggaling empleyado ng eskwelahan. Nalungkot ako siyempre at natakot dahil alam ko na ang mangyayari sa akin oras na malaman nila na wala na akong trabaho. At hindi nga ako nagkamali dahil noong ipinagtapat ko sa kanila na tanggal na ako sa trabaho ay bumalik na naman sila sa dating pagtrato nila sa akin. Ngayong wala ka ng trabaho, eh pag sumikapan mo naman na makahanap ulit ng bago. Yung may malaking sweldo naman para naman maramdaman namin yung pagtulong mo. Alalahanin mo Oleg ha, nawalan din ako ng trabaho kaya kayo lang ni Karen at Andoy ang inaasahan namin, ang sabi sa akin ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala Itay, bibilisan ko pong makahanap ng trabaho, paggagaranti ako naman sa kanya. Kung hindi ka lang sana maarte dyan eh, pwede kang pumatol sa bakla tapos iperahan mo. Tulad niyan, nandiyan naman sina Loli at Andy. Sigurado ako makapagbibigay yung kagad ng pera kapag humingi ka. Suhestyon sa akin ni Itay. Itay naman eh, hindi po ako papatol sa bakla para lang magkapera.
Tutol ko sa mungkahe ni Itay sa akin. Sus, aarte ka pa. Sige, magpakadesente ka pero mamamatay ka sa gutom. Pagpapatuloy naman ni Itay. Sa pagkakataong ito ay sumingit na sa usapan si Inay. Delo, hindi malakas ang sikmura ni Oleg, hindi tulad mo noon. Hindi kayang magpakama ni Oleg sa mga bakla at matrona tulad ng ginagawa mo dati para lang magkapera. Kuring, kung mag-inarte pa yung anak mo, hindi siya asenso niyan. At saka sayo naman ang itsura ni Oleg. O tingnan mo, matangkad. Maputi, gwapo. Tapos sariwang sariwa pa. Ang sabi ni Itay kay Inay habang tinuturo ako. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Alam mo Oleg, kung kasing gwapo mo lang si Andoy, eh baka pinag-callboy at torero ko na yun. Papa Dudut, napaisip din ako sa suhestyon na yon ni Itay. Kaso ng panahong yon, naiisip ko pa lamang ay para na akong nasusuka. Parang hindi ko kakayaning ibenta ang katawan at puri ko kapalit ng pera. Kaso mukhang sinusubok talaga kami ng tadhana. Dahil dumating ang problema kay Andoy at nabaon ito sa utang. Dahil dito ay halos kakarampot na lang ang ibinibigay niya sa aking mga magulang. Kaya napilitan ako maghanap ng panibagong trabaho hanggang sa isang araw, kinausap ako ni Itay. May nalamang siyang trabaho na pwede kong pasukan. Mas malaki ang sahod kumpara sa pagiging janitor. Papayag na sana ako kaso nalaman ko sa isang gay bar pala ako balak pagtrabahuhin. Huwag kang mag-alala Oleg, waiter lang naman ang papasukan mo doon. Sabi sa akin ni Itay at pilit niya akong kinukumbinse. Sa huli ay wala din akong nagawa papadudut. Kinabukasan sinamahan ako ni Itay sa gay bar. At doon ay nakausap namin si Dovi, ang may-ari at magiging amo ko. Nagkataon din na dati pala itong bugaw ni Itay noong nagko-callboy pa ito. Papadudot agad naman akong tinanggap ni Dovi bilang waiter at bagamat ayon sa kanya, bagay daw akong maging macho dancer o di kaya ay webcam performer. Papadudot naging maayos naman ang unang buwan ko sa gay bar bilang isang waiter. Hindi man ako macho dancer pero medyo naaasiwa ako noon sa aking uniforme na latex pants tapos ay topless. Dahil sa suot ko ay napagkakamalan din akong macho dancer at nakakatanggap ng sari-saring panghihipo at pangbabastos. Pero tiniis ko yon alang-alang sa malaking sahod. Ngunit hindi pa rin masaya ang aking pamilya sa perang inaabot ko sa kanila. Oo, maaring malaki ang sahod ko doon kumpara sa sinasahod ko sa dati kong trabaho pero nakatanggap pa rin ako ng reklamo sa pamilya ko, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng panahong yon. At ilang buwan pa ang lumipas nang sunod-sunod na ang problemang dumating sa buhay namin ay napilitan na akong kumapit sa patalim. Samantala habang nagtatrabaho ay nilapitan ako ng aking amo na si Dovi. Ang sipag mo naman at saka maayos naman ang trabaho mo. Sa tingin ko eh dapat ka lang bigyan ng increase sa sweldo mo. Ang sabi pa niya sa akin. Natuwa naman ako at nagpasalamat sa kanya. Siya nga pala, ilang taong ka na ulit? Tanong pa niya sa akin. Natigilan ako saglit at medyo kinabahan. 18 po, pagsisinungaling ko. Hindi ako naniniwalang 18 ka ha Oleg, tapatin mo ko, ilang taong ka na talaga? Napalunok ako. Alam na yata ng boss ko na nagsinungaling ako sa edad, kaya no choice ako kundi ang aminin ang totoo sa kanya. Sir Dovi, 16 pa lang po ako, pagtatapat ko. Sabi ko na nga ba eh, tamang hinala ko na nandaya ka ng edad, patuloy ng aking amo. Pero hindi siya nagalit sa ginawa ko. Sir, tatanggalin niyo po ba ako sa trabaho ko bilang waiter? Kinakabahang tanong ko. Ayaw ko kasing mawalan ako ng trabaho. No, hindi kita tatanggalin kasi masipag ka naman. At saka tatanggalin ba naman kita eh samantalang namumroblema ang pamilya mo sa pera? Kapag tinanggal kita eh kawawa naman kayo. Wala kang perang mayabot sa mga magulang mo. Konsensya ko pa yon, ang sabi niya sa akin.
Sa pagkakataong yun ay nakahinga ako ng maluwag. Salamat po Sir Dovi. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Napatingin sa akin ang aking boss at napangiti. Gusto mo bang kumita ng mas malaking pera? Tanong ulit niya sa akin. Eh syempre naman po, oo. Gusto ko po kasing makatulong sa pamilya ko. Excited na sagot ko. Ano pong gagawin ko sir? Simple lang. Maghubad ka at magsayaw sa harap ng entablado. O di kaya alam mo na. Nawalang excitement ko sa mukha ko. Pero Sir Dovi, parang hindi ko po yata kaya yan, ang sabi ko. Akala ko ba kakayanin mo ang lahat? Isipin mo Oleg ah, para ito sa pamilya mo. Malaking perang kikitain mo as in limpak-limpak na sa labi. Pag-iinganyo sa akin ni Sir Dovi. Pero puri ko po ang kapalit. Kinakabahan kong wika. Anin mo naman ang puri mo kung mamatay ka ng dilat ng mata dahil sa gutom. Oleg, pag-isipan mong mabuti yan ha. Sa panahon ngayon eh kailangan mo maging praktikal. Ano ngayon kung ibenta mo ang katawan mo? Wala namang mawawala sa'yo kasi lalaki ka naman. At saka naniniwala ko na kapag nasubukan mo na at nakahawak ka na ng malaking pera eh makakalimutan mo na yung puri mo. Ano Oleg? Naghihintay si Sir Dovi sa aking sagot. Pag-iisipan ko po, tangi ko lang nasabi. Huwag mo na pag-isipan pa, Oleg. Naririto na ang oportunidad. Huwag mo nang pakawalan pa. Huwag mong sayangin ang kakisigan mo, pagkakitaan mo yan. Natahimik ako at pinag-isipan ang sinabi ng aking amo. Sa palagay niyo po sir, papasa po ba talaga ako sa trabahong yan? Seryosong tanong ko. Oo naman. Gwapo ka naman eh. Actually, ikaw ang pinakagwapo sa mga lalaking naririto. Na-excite na wika ni Sir Dovi. Eh, paano naman po yung katawan ko? Papasa po ba? Tiningnan ulit ni Sir Dovi ang katawan ko dahil nakatopless pa rin ako ng mga oras na yon. Pasok na pasok ka pa rin. Magandang pangangatawan mo. Bukod doon, matangkad ka tapos maputi at halatang sariwa ka pa. Ano? Tama ba ako? Virgin ka pa? Nahihiya naman akong sumagot. Opo, virgin pa po ako. So ano Oleg, game ka na ba? Tanong sa akin ang aking amo. Hindi ako kaagad nakasagot dahil na rin sa sobrang kaba. Naintindihan ko kung hindi ka kaagad makasagot. Ganito na lang ha, bakit hindi mo subukan ngayon? Alam mo ba merong isang kliyente tayo na nagka-crush sa'yo? Fritz ang pangalan. At alam mo ba mayaman yung lalaki? Pagpapatuloy ni Sir Dovi. Pagkatapos nun ay hinila niya ako papunta sa sinasabi niyang kliyente namin na si Fritz ang pangalan. Naghihintay ito kanina pa sa isang kwarto. At nang makita ako ay para itong asong ulol na uhaw sa aking murang katawan. At yun na nga Papa Dudut, yun ang kauna-unahan kong experience. Napapikit na lamang ako habang nilalakbay niya ang aking katawan. Sa una nakakakaba pero nakalimutan ko rin yon at napapalitan ng ligaya lalo na nung binigay ni Fritz sa akin ang 1,500 na bayad niya para sa puri ko. Pagkatapos ng una kong experience kay Fritz ay muli akong kinausap ni Dovi para alamin ang aking naging experience. Sabi ko sa kanya na pumayag na ako sa ganong klase ng trabaho. Papa Dudut, nung una talaga ay sobrang nahirapan ako sa ginagawa ko. Hindi ko masikmura na ibenta ang mura kong katawan sa mga taong hayok sa laman pero dahil sa iniisip ko ang kapakanan ng aking pamilya ay tinis ko lamang ang lahat. Hanggang sa tumagal-tagal ay nasanay na rin ako. Papa Dudut, pinagpatuloy ko na ang ganong trabaho at nakapagbigay na ako ng malaking pera sa pamilya ko. At doon ay naranasan ko na kung paano pahalagahan at mahalin. Nakita ko sa kanila ang kasiyahan na siyang nagpataba talaga ng puso ko. Kaya kahit na mahirap ang aking ginagawa ay tiniis ko lamang yon. Makita ko lamang na masaya at sagana ang aking pamilya. Bukod sa pagiging macho dancer at callboy ay sari-saring racket ang ginawa ko noon para kumita ng malaki
para maiabot sa pamilya ko. Nandiyan na yung pinasok ko, yung mundo ng webcam performance. Una, nagkaroon ako ng alter account sa Twitter at nagpost ng aking mga adult solo videos. Nung una, katawan ko lang ang aking pinapakita. Pero hindi nagtagal ay pinakita ko na rin ang aking mukha dahil sa malaki ang bayad. Magse 17 years old na ako that time. Siyempre, Papa Dudut, naging masaya naman ang buong pamilya ko sa inaabot ko. At doon ay naramdaman ko sa kanila kung paano pahalagahan na hindi ko noon naramdaman noong walang-wala ako. Sa kabilang banda ay hindi nagtatanong pa sa akin ang pamilya ko kung saan ko nakukuha ang perang inaabot ko sa kanila. Hindi ko na rin sinabi ang tungkol sa sideline ko bukod sa mukhang wala rin naman silang pakialam kahit na malaman pa nila ang totoo. Papa Dudut, hindi naglaon ay lumaki nang lumaki ang pangangailangan ng pamilya ko kaya naisipan ko na rin na magkaroon pa ng ibang pagkakakitaan. Simula kasi nung malaki ang perang inabot ko sa mga magulang ko kada gabi ay hindi na naghanap pa ng trabaho sina Itay at Kuya Andoy. Okay lang yun sa akin, total ay sobra-sobra naman ang kinikita ko. Pero nagpatuloy pa rin sila sa pagiging demanding. Buti naman at umuwi ka na. Nasaan na yung pera? Tanong sa akin ni inay nang minsang maabutan ko sila sa labas kinaumagahan. Dahil pagod at inaantok na ako ay inabot ko na lamang kay inay ang 5,000 kita ko. Malaki ang kinita ko ng araw na yon dahil nag-live show ako sa mga mayayamang beki. 5,000? Heto lang? Tanong ni inay sa akin na halatang hindi satisfied sa ibinigay kong pera. Huwag po kayong mag-alala, inay. Madadagdagan pa po yan. Medyo matamblay kong sagot sa aking ina. Bigla namang sumalubong sa amin si Itay at kinausap ang aking ina. Pahingi ng 2,000 dyan sa binigay ng anak mo. Demand nito. 2,000? Ang laki naman. Sus, magtigil ka nga ha, ipangsusugal mo lang yung pera. Sayang. Pagtutol ng aking ina at agad na binulsa ang pera. Sus, nagsalitang hindi magastos. Ikaw nga dyan eh, diretso agad sa parlor para magpaganda. Pagkakuha mo ng pera sa anak mo. Ang sabi ni Itay at medyo nawawala na siya ng pasensya. Kung gusto mo ng perang pangsugal, humingi ka dyan kay Oleg. Sabi ni inay bago nagmadaling pumasok sa loob ng bahay para hindi na siya mahingan pa ni Itay ng pera. Bumaling sa akin ang aking ama. Oleg, baka may pera ka pa dyan. Pahingi naman. Itay, wala na po akong sobra eh. Pamasahin na lang po ito natitira sa akin. Magalang na sagot ko sa aking ama. Pero lalong naging demanding siya sa akin. Anong walang pera? Hindi ako naniniwala sa iyo. Sige na, pahingi na. Ipagtataya ko lang sa sabong. Malay mo kasi manalo ako tulad ng dati. Buti naman at dumating si Ate Karen para sumaklolo sa akin. Itay, tama na po yan. Huwag niyo pong pilitin si Oleg kung wala na siyang pera. Sagot niya sa aming ama. Karen, hindi lang naman ako makikinabang sa napapanalunan ko sa sabong eh. Lahat tayo. Ang sabi naman ni Itay. Pero Itay eh, sugal pa rin po yun. Minsan lang po kayong manalo sa sugal. Hindi po ba kayo nanghihinayang sa perang pinagpaguran ni Oleg? Ang sabi ni Ate Karen. Pwede ba Karen? Huwag mong hawahan si Oleg ng kadamutan mo. Halatang napipiko na si Itay sa aking kapatid. Para maiwasan naman ang paglala ng kanilang pagtatalo ay nagpa siya na akong bigyan si Itay ng 2,000. Agad namang natuwa ang aking ama at dali-daling umalis patungo sa sabungan. Napatingin naman sa akin si ate at parang tinatanong kung saan ko nakuha ang pera. Ate, hindi ba nasabi ko sa inyo na waiter ako? Pero hindi naniwala si Ate Karen sa sinabi ko. Ang laki naman ang kita mo para sa isang waiter. O baka naman sa mas sideline ka bilang macho dancer o di kaya ay nagbebenta ng sarili mong laman para magkapera? Nanunubok na sabi niya sa akin. Natahimik ako, Papa Dudut. Mukhang nakakahalata na sa akin si Ate Karen. Pero naisip ko rin na ano naman ngayon kung malaman niya ang totoo. Magsusumbong siya sa aming mga magulang? Samantala, narinig pala ni inay ang usapan namin ni Ate Karen kaya lumapit siya sa akin. Karen, wala ka nang pakialam kung saan kinukuha ni Oleg yung pera.
Eh ano ngayon kung macho dancer siya o call boy? Wala namang mawawala sa kanya kasi lalaki naman yan. Ang importante ay nagbibigay siya ng malaking pera sa atin, ang sabi niya sa aking kapatid. Papa Dudut, alam ko naman na hindi naman mahalaga sa pamilya ko kung saan ko kinukuha ang perang inaabot ko sa kanila. Ang mahalaga lang naman sa kanila ay masunod ko ang mga pangangailangan at luho nila. Kaya bukod sa pagmamacho dancer at call boy ay sumasideline din ako bilang cyber performer at torero. Papa Dudut, malaki talaga ang kinita ko sa mga sideline na yon at dahil doon ay nakalimutan ko ng irespeto pa ang sarili ko. Ang mahalaga lang naman kasi sa akin ay mahalin ako at tanggapin ng sarili kong pamilya at tanging pagtulong ko sa kanila ang sagot para mangyari yon. Pero isang gabi habang nagpe-perform ako ng hubot-hubad sa entablado ay laking gulat ko na lamang nang makita ko si Ate Karen. Umakyat siya ng entablado at hinila ko pababa. Siyempre nagkagulo noon sa loob ng gay bar pero walang pakialam noon ang ate ko. Kaya para maiwasan pa ang malaking gulo ay agad akong nagsuot ng underwear at dinala ko siya sa aming dressing room. Doon ay kinompronta ako ng aking kapatid. Isang malakas na sampal ang aking natanggap mula sa kanya, Papa Dudut. Napasigaw ako sa sakit. Bakit mo ako sinampal, ate? Kumpronta ko. Sinampal kita kasi para matauhan ka sa mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Halos maiyak ang ate ko sa kalunos-lunos na sinapit ko. Hindi ko na rin napigilang umiyak noon. Bakit ba, ate? Ano bang pakialam mo sa akin? Ano bang pakialam mo kung ibuyang-yang ko at ibenta ang sarili kong katawan sa madla? Wala naman, hindi ba? Oleg, hindi ko gustong saktan ka pero nag-aalala ako sa'yo, wika ni Ate Karen. Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin, ate. Medyo naiiyak kong sagot. Kapatid kita at hindi ko maatim na ibinebenta mo ang iyong katawan at dangal para lamang sa kakarampot na pera. 16 years old ka pa lang. Huwag mong sirain ang buhay mo. Umiiyak si Ate Karen sa harapan ko. Sa lahat ng kapamilya ko ay siya lang ang nagpakita ng concern sa akin. Papa Dudut, hindi na ako nakapagpigil noon at ibinuhos ko na ang kinikimkim kong sama ng loob. Alam mo, ate, sa totoo lang ayaw ko rin ang ginagawa ko pero wala akong mapagpilian kasi heto lang ang alam kong paraan para kumita ng malaking pera. Wala naman akong narating Hindi tulad ninyo ni Kuya Andoy na nakapagtapos ng high school. Ako hindi Sa palagay mo, anong kinabukasan na naghihintay sa akin? Paano ako kikita ng malaking pera sa marangal na paraan? Ate Karen, walang kaso sa akin kahit babuyin pa ng mga taong nasa loob ng gay bar na yan ang buong pagkatao ko. Ang importante lang naman sa akin maranasan kong pahalagahan ang sarili kong pamilya na hindi ko naranasan noon. Ate Karen, pera lang ang sagot para matanggap ako ng sarili kong pamilya. Pera lang ang sagot para maramdaman kong mahalaga ako sa buhay niyo. Umiiyak kong sagot. Oleg, patawarin mo kami. Hindi mo kailangan babuyin ang sarili mo para lang mahalin ka namin. Nakikiusap ako sa iyo, Oleg. Pahalagahan mo muna ang sarili mo bago kami. Itigil mo na yung ginagawa mo. Payo sa akin ang aking kapatid. Papa Dudut, nagpatuloy ako sa ganong gawain. Nakalimutan ko na ang lahat, pati na ang awa sa sarili ko. Kasi iniisip ko lamang ang pamilya ko. Pero hindi ko akalain na magkakaroon din pala ng hangganan ng lahat dahil dumating din ang pagkakataong binayo ako ng isang malaking pagsubok. Papa Dudut, dahil sa makamundong trabaho ko ay nahawahan ako ng HIV at ang karelasyong kong si Fritz ang may kasalanan. Noong magpositibo ako ay nanlumo talaga ako at masasabi kong yun na talaga ang katapusan ng mundo ko. Pero sa kabila ng pagsubok na yon ay sinikap kong magpakatatag at sinubukan kong lumapit sa kapamilya ko para ipagtapat ang aking sakit. Pero imbis na tulungan nila ako, sa aking problema ay pinagtabuyan lamang nila ako. Papa Dudut, doon ko na pagtanto na kahit kailan ay hindi nila ako matatanggap bilang pamilya nang walang naiaabot na pera sa kanila. Masakit man yon sa akin pero tiniis ko yon.
Samantala nag-decide na lamang akong umalis noon sa bahay namin nang hindi nagpapaalam, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam ang kalagayan ko at alam ko naman na kahit malaman pa nila yon ay wala rin silang pakialam. Papa Dudut, bakit may ganong pamilya? Bakit parang mahalaga pa sa kanila ang pera kesa sa sarili nilang kapamilya? Ano ba ang gagawin ko sa pagsubok na ito sa buhay ko? Sino pa ba ang pwede kong masandalan sa mga oras na ito? Pinanganak lang ba ako para mag-isa, Papa Dudut? Sana palakasin niyo naman ang loob ko. Dito ko na lang po tatapusin ang lahat at sana ay mabasa niyo ito. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Oleg. Maraming salamat, Oleg, sa pagbabahagi mo ng storya sa iyong Papa Dudut. Nakakalungkot at nakakaiyak ang sinapit mo sa kamay ng iyong pamilya. Sa totoo lang ay napapaisip kami kung talaga bang sila ang tunay mong pamilya o hindi. Sa iyong kwento, hindi ka nila trinato bilang kabilang sa pamilya. At sa halip ay pinagtabuyan ka nang ma-realize nilang wala ka nang magiging silbi sa kanila. Mga kaibigan, malungkot din ang sinapit ni Oleg na sa murang edad ay napilitan siyang ibenta ang kanyang katawan para lamang ma-please niya at maramdaman niyang mahal siya nito. Pero sa kabila ng sakripisyo niya ay binaliwala lamang siya ng kanyang pamilya. Sa totoo lang, hindi pamilya ang tawag doon. At kung ano man ang dahilan nila ay hindi dapat gawing rason para maltratuhin na lamang ng ganon si Oleg. Oleg, kung nakikinig ka ngayon, magpakatatag ka. Hindi ka man makakuha ng pag-aalaga o atensyon ng iyong pamilya, naniniwala kung merong mga taong ibibigay sa iyo ang Panginoon para makasama mo at makatulong sa pinagdaraanan mo sa ngayon. Kaya huwag mong isipin na pinanganak kang mag-isa ha, dahil alam natin na hindi yon hahayaan ng Diyos. Oleg, huwag kang sumuko at ikaw ay magbalik loob sa ating Panginoon. Naniniwala kaming malalampasan mo rin yung pagsubok na yan sa iyong buhay. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa Papa Dudut Stories. Maraming, maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories. Papa Dudut Stories.